Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong mga balita tungkol sa Alas Pilipinas at ang kanilang mga susunod na hakbang. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. Parang nag-iba ang ihip ng hangin sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa kanilang pagsasapubliko ng mga bituin na sasali sa koponan ng Alas Pilipinas. Dahil ang kasalukuyang UAAP MVP na si Bella Bilen, Alyssa Solomon at Cassie Donggalio ay babalik sa koponan matapos hindi nakasali sa kamakailang 2024 ABC Challenge Cup for Women. Ang pagbabalik ng mga star player na ito ay tiyak na magdudulot ng kasiyahan sa mga tagahangan ng Philippine Volleyball. Nagpa siya ang tatlong bituin na magpahinga matapos ang matinding UAAP Women's Volleyball Season. Partikular na kailangan ni Donggalio ng panahon upang gumaling mula sa kanyang arm injury na nagpahinto sa kanya sa paglalaro ng 4-6 na linggo. Ngayon, lubos na gumaling at nagpapalakas at handa na silang ipamalas muli ang kanilang husay sa mga susunod na kompetisyon. Habang determinado ang PNVF na si Ramon Tatsuzara na panatilihin ang bronze medal winning core ng Alas Pilipinas, naniniwala siya na ang pagdagdag ng mga bagong talento mula sa mga college ay magpapalakas pa sa kakayahan ng koponan. Sa layuning pangmatagalan, tiwala si Suzara na ang pinalawak na Alas Pool ay may kakayahan na magpakita ng magandang performance sa darating na 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Thailand sa susunod na taon. Gayunpaman, may isang suliranin sa coaching na kinakaharap ang Alas Pilipinas. Ang kasalukuyang head coach na si Coach George Souza de Brito na nagdala ng koponan sa kanilang kasaysayang pagkakamit ng podium finish ay may kontrata na magtatapos sa katapusan ng Hunyo. Nag-apila ang PNVF na manatili siya bilang head coach ngunit hindi pa tiyak kung tatanggapin ang apila o hindi. Binigyan din ni Suzara ang ambag ni Coach Jorge de Brito sa Philippine Volleyball at ipinahayag ang kanyang hangaring manatili ito. Masayang pagkakataon ang naghihintay para sa Alas Pilipinas habang naghahanda sila para sa kanilang susunod na hamon. Sa 7 ng Hunyo, haharapin nila ang koponan ng Korea sa isang friendly match sa Daegu City. Ang labang ito ay may espesyal na kahalagahan dahil ito ay nagdiriwang ng 75th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Talagang napaka-exciting at gumaganda na ang takbo ng ating national team roster. Sana'y tumibay pa at maging mas matibay ang layunin nila para sa bansa at sa sports na volleyball. At yan na ang ating pagtatapos para sa video ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang mga pinakabagong balita tungkol sa Alas Pilipinas at ang kanilang mga susunod na laban. Pero huwag kalimutan mag-like ng video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na mahilig sa volleyball. Manatili lang kayo at abangan ang iba pang mga exciting na nilalaman sa Joust Valley Channel at patuloy na suportahan ang ating mga magigiting na manlalaro. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin na tingnan din ang iba pang mga video sa Joust Valley Channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video natin. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Ready? Ready, 1, 2, 3. Hazoo-ee, 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 yeah, yeah, yeah. Hazoo-ee, 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 yeah, yeah, yeah. Jambabook, jambabook, jambabooga, booga, book. Happy birthday! Happy birthday also, Miguel. Bye.